Hello, hello mga kaibigan! Kumusta uli ang buhay-buhay? Ngayon kasi, ang pag-uusapan natin tungkol kay Mr. or kay Mrs. Right. Paano ba siya mahanap? Dahil ang dami-daming naghahanap kay Mr. or kay Mrs. Right. Yan yung pag-uusapan natin ngayon dahil sa dami naghahanap, bibigyan ko kayo ngayon ng mga tips. Pero syempre, bago yan, kung hindi ka pa subscribe sa channel ni Mama Cherry, huwag kalimutan, i-click ang notification bell sa baba para updated ka sa lahat ng videos ni Mama Cherry. Subscribe na! Sa dami-daming naghanap kay Mr. Right or kay Mrs. Right, yan yung pag-uusapan natin ngayon. Dahil ang Mr. Right at Mrs. Right ang hirap hanapin. Sa totoo lang, si Mrs. Right or si Mr. Right na hinahanap natin ay hinding-hindi natin yan mahanap. Dahil wala namang Mr. Right or Mrs. Right. Pero may pero tayo dyan. Ang Mr. Right ay at si Mrs. Right, wag na nating hanapin. Kung hindi, ang maganda nating gawin, tayo mismo sa sarili natin ay dapat yun ang papagandahin natin. Dapat tayo ang si Mrs. Right or si Mr. Right. Dahil pag tayo ay si Mr. Right or si Mrs. Right, tayo ang hahanapin. Tayo ang hinahanap. Huwag tayo ang maghanap. Kung hindi, dapat tayo ang hinahanap. Paano natin magagawa na tayo ang hahanapin at tayo ang hinahanap na Mr. or Mrs. Right? Unang-una, pagandahin natin ang ating sarili, ang ating trabaho, or ang ating ugali. Pinaka-importante sa tao ang ugali. Dahil pag hindi maganda ang ugali natin, hindi tayo matatawag na Mrs. or Mr. Right. Importante sa tao ang ugali at ang maganda, dapat meron tayong trabaho, lalo na sa mga lalaki. Dahil ikaw na lalaki, pag may maganda kang trabaho, ang dami nang maghahanap sa'yo. Ikaw ang hahanapin, hindi yung ikaw ang maghahanap. Dahil sa panahon ngayon, sa dami ng mga naghahanap, dapat tayo ang hinahanap. Kaya yung mga binata dyan na gustong makahanap ng Mrs. Right, pagandahin mo ang iyong sarili. Pagandahin mo ang iyong trabaho at syempre, papagandahin mo din ang iyong ugali. Importante kasi sa lalaki na maganda ang ugali, na marunong kang makisama. Aanhin mo yung maganda ang trabaho mo pero hindi maganda ang ugali. Dapat kasama yung ugali sa magandang trabaho. At ikaw naman babae, para mahanap ka ng iyong Mr. Right, dapat marunong ka sa lahat ng bagay. Lalo na marunong ka sa gawaing bahay. Kasi ang totoong babae ay dapat marunong sa lahat ng gawaing bahay. Kung hindi ka man marunong sa ngayon, dapat alamin natin. Dapat alamin natin ang gawaing bahay bilang isang babae. Ito yung pangalawa. Dapat ang hanapin mo
yung samahan ka sa hirap at ginhawa. Yun ang importante, yung marunong kang samahan sa hirap at ginhawa. Yung iba dyan, masarap ka at mamahalin ka pag meron kang maibibigay. Pero pagdating ng panahon na wala ka nang maibibigay, unti-unti ka nang iwanan dyan. Ang panahon kasi ngayon, ibang-iba na kaysa dati. Yun nga yung sabi ko na maraming nagsasabi na wala na daw forever. Wala na daw yung pangmahaba o pangmatagalan na relasyon. Yung sinasabi nating pangmahabang relasyon, depende na yan sa taong kasama mo. Kung halimbawa ang nahanap mo ay totoong mahal ka, na totoong pinapahalagahan ka, kahit anong mangyari sa buhay nyo, hindi ka niyan iiwanan. Kasi ang bawat isa sa inyo ay meron kayong ano sa sarili nyo na sa hirap at ginhawa, kayo ay magsasama. So yun nga yung sabi ko, huwag hanapin ang magbibigay sa'yo ng ginhawa kung hindi ang hanapin mo yung samahan ka sa hirap at ginhawa. Ito pa yung isang tip ni Mama Cherry. Huwag mong hanapin ang tao makakaintindi sa'yo. Pero ang hanapin mo yung taong maiintindihan ka at hindi ka iiwanan. Ano ang ibig sabihin nito? Marami kasi talaga na andyan lang maiintindihan ka. Kaya lang pagdating sa panahon, iiwanan ka dahil hindi ka na niya maiintindihan. Importante kasi sa isang relasyon, lalo na pag ikaw ay binata pa o ikaw ay dalaga pa, na ang mahanap mong karelasyon ay maiintindihan ang ugali mo. Maiintindihan ang ugali mo at pagdating ng panahon, hindi ka nito iiwanan. Minsan kasi sa isang relasyon, pag may mga pagsubok sa buhay, magsasawa yan. At darating ang panahon, iiwanan ka niyan. Kaya ang hanapin mo or dapat ang mahanap mo yung kahit anong pagsubok sa buhay ay kaya kang ipaglaban at hindi ka iiwanan. Sasabihin mo nga sa sarili mo, ang hirap hanapin yan. Oo, talagang mahirap yan, pero pag nahanap mo na yan or pag natagpuan mo na yan, talagang pangmatagalan siya o kaya hindi ka iiwanan niyan dahil talagang totoong nagmamahal o totoong nagmamahalan kayo sa isa't isa. Kaya yung sinasabing natin si Mr. Right or si Mrs. Right, hindi mo yan basta-basta mahanap sa isang tao. Pero kusay ang dadating sa'yo pag nakita niya na karapat dapat ka sa isang o karapat dapat ka sa pagmamahal niya. Etong mga tips ni Mama Cherry tungkol dito sa isang Mr. Right or Mrs. Right, hindi talaga natin ito mahanap ng basta-basta. Kaya ang tip ko dito sa mga kabataan, lalo na sa mga binata dyan or sa mga dalaga dyan, huwag kayong magmamadali. Huwag kayong mag-aapura na mahanap si Mr. Right or si Mrs. Right nyo. Dahil dapat sa sarili nyo muna manggagaling yung kabaitan at yung pasensya. Dahil ang kasunod niyan, doon na natin mahanap ang ating Mr. Right or ang inyong hinahanap na si Mrs. Right. Darating talaga sa pagsubok ng isang relasyon yung mga problema or yung mga pagsubok sa buhay. Kaya yung mga pagsubok sa buhay na si pinag-usapan natin, kahit sa ayaw natin or sa gusto, kusa talaga siyang dadating. Minsan kasi sa buhay ay dumadating yung pagsubok na hindi kayo magkakaintindihan.
lalo na pag matagal na kayo magsama, doon na unti-unting lalabas yung ugali, doon na unti-unting lalabas ang mga problema. Nandoon na yung paulit-ulit lang na nangangako na hindi na mauulit, pero ayun, ginagawa pa rin yung panluloko sa buhay. Kaya dapat talaga konting pangunawa at pasensya na dapat ang si Mr. Right or si Mrs. Right na hanap mo ay talagang deserving siya or meron talaga siyang mahabang pasensya na maintindihan ka at hindi kanya kayang iwanan. Hindi ka kayang iwanan sa lahat ng pagsubok sa buhay, lalo na sa inyong relasyon. Walang iwanan, kahit na may mga pagsubok sa buhay, kaya niyong hanapan ng solusyon ang lahat ng problema. Kaya niyong harapin ang lahat ng pagsubok sa buhay. Kaya yung sinasabi nating si Mr. Right or si Mrs. Right, bihira lang talaga siyang mahanap. Etong video ni Mama Cherry ngayon, para po talaga ito sa mga binata or sa mga dalaga, lalong-lalo na sa wala pang asawa. Na sana yung mga Mr. Right na hinahanap nyo or si Mrs. Right na hinahanap ng mga kabataan, mahahanap nyo yan sa tamang panahon. Huwag lang magmamadali dahil kusa yung darating sa'yo basta sa sarili mo sigurado ka na na meron ka talagang magandang ugali at syempre yung maganda ang kalooban natin. At lalong-lalo na, dapat huwag nating kalimutan, ipanalangin natin sa may kapal na mabigyan tayo ng magandang kasama sa buhay. Na yung makasama mo pang habang buhay, siya na talaga yung Mr. Right sa buhay mo. Or siya na talaga yung Mrs. Right sa buhay mo. Antay-antay lang. Kasi talagang darating yan. Pero pag dumating na siya sa buhay mo, alagaan mo at huwag mo siyang baliwalain o huwag mo siyang abusuhin. Kasi binigay yan sa'yo ng may kapal, ibig sabihin para sa'yo talaga yan, alagaan mo at mamahalin mo. Para yung pagsasama nyo ay talagang masasabi mo sa sarili mo, siya talaga si Mr. Right or siya talaga si Mrs. Right sa buhay mo. Sana itong video natin ngayon, maibigay natin or maipakita natin sa ating mga anak, sa ating mga kapamilya, para sila mismo malaman nila kung paano or kung ano yung mga tips na pinag-usapan natin. Kasi sa totoo lang, wala naman talagang Mr. Right. Wala namang Mrs. Right. Pero mahanap mo yung totoong tao or yung tamang tao na para sa buhay mo. Basta marunong ka lang magpasensya at marunong ka lang talagang magpagbigay at syempre, mahalin mo yung taong pinagkaloob sa'yo.